Hi guys, welcome to my YouTube channel. In this video, ituturo ko kung paano magbasa ng tablature. So, ganito. Basically kasi, sa pagbabasa ng tablature, ang kailangan natin malaman yung number ng string natin. Then, kasi ganito, papakita ko sa screen ng sample ng tablature. So, yan. Ito, ayang ano, nasa taas na linya, napahaba. Ayan yung number 1 natin. Ito, sa pinakababa. Or yung low E, parang maliit na E. Maliit na E yan. Nakikita nyo. Then, ito, maliit na B. Kadalasan ganyan sa tablature. Ayan yung number 2 na string natin. Then, yung G. Yan yung number 3. Then, sa number 4 string, yan yung D string kasi. Then, number 5, yan yung A. Then, last, yung low E pa nga pala to. Ito yung high. Ayan. Basta, parehas E yan. Maliit na E, malaking E. Ito yun. So, paano magbabasa ng tablature? Halimbawa, sample dyan. Sa unang bar. Ayan. 4, 6. Mampapatunogin natin is, halimbawa, nandito. Sa pinakataas, E nga. Number 1 na string. Ayan. 1, 2, 3, 4. Makikita nyo dyan, 4. Then, 4 kakalabitin dyan. And 6. So, yun. Kakainti na tayo dyan. Kada isa. So, paano naman pag may nagsabay? Halimbawa, ayang 4 sa B, then 2 sa D string. So, bale. Ito, 4. Diba ito yung 4 ng B? Then, ito yung 2 sa D. So, sabay nyo siyang kakalabitin. Pag nakita nyo yung ganyan, yung sa tablature. Yan. Tapos, paano naman pag may nakita kang 0? So, kada string na yan, pag 0, syempre, free string. Halimbawa, dito sa 2, yan na yan. Naka 0. Free string. Kakalabitin nyo lang yan ng ganyan. E, paano pag yung 0 may kasabay na 1? Dito sa fifth string or A string na yan. So, kakalabitin nyo pareho. Yan. Sa mga basic na kailangan nyo malaman naman, ito naman. Halimbawa, yung 4 and 6 na yan sa pangalawang bar. May ano, slash or S kadalasan. Ibig sabihin yan, slide. Halimbawa, 4, may slash to 6. Or S, 4, may S to 6 sa slide yan. Or pwedeng 6 to 4 slide pataas. Ayan. Then, paano naman pag yung P? Ibig sabihin kasi na yan ng P, pull up. Bawa, galing tayo sa 6. Pull up to 4th fret. Bali, ganito yung tunog yan. Nakapindot tayo dito sa 6. Then, pagkalabit natin, then bitaw. Tapos, ito wag na nabibitawan. Para tumunog siya. So, yun yung pull up. Paano naman pagbaligtad nangyari? Halimbawa, ito naman. Sa 4 naman, to 6. Hindi pull up ang tawag dyan. Ang tawag dyan, hammer. Pag may nakita kayong H, halimbawa, 4 to 6, 4H, 6, yan. Hammer ang tawag dyan. E paano naman pagka 4B and 6? Ang ibig sabihin kasi ng B, bend. Ibibend natin itong 4. Dapat magiging katunog siya ng 6. So, ibibend po siya ng mataas na katunog ng 6.
kasi nasa gitaan tayo kasi kaya mahirap patunugin. So yun lang yung mga kailangan nyong malaman sa pagbabasa ng tablature. Ulitin ko. E, B, G, T, A, E. Bali siya yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos huwag nyo naintindihin yung slide yan na nakano. Bara yan. Bali kasi kada ano, kaya nga di ba mayroon siyang guhit-guhit. Yung maliliit na guhit-guhit na ganyan. Parang ano ba? Kasi niya, ang purpose niyan, tapat-tapat yan eh. Kada pag ganyan, halba tumapat, pag ganyan, pahilayarang ganyan, magsasabay yan. Halimbawa, makikita nyo, sa, ano, ganito, yung isang hilera, merong 3, tapos 2, 0, 0, 3, 3. Ibig sabihin yan, chords na yan. Sabay-sabay nyo yan. Chords na kasi ang ibig sabihin yan sa tablature. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo.